ikalawang quarter, ika-anim na linggo, unang bahagi. Gusto ko, ayaw ko. Melc-Based. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa panibagong aralin? Kung kayo ay handa na, manood at makinig na! Bago tayo magsimula, alamin muna natin kung paano natin gagamitin ang ating module. Para sa mga mag-aaral, ang module na ito ay ginawa para sa mga batang kindergarten. Ito ay naglalaman ng mga aralin at pagsasanay na naaayon sa Most Essential Learning Competencies o MELC na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng module na ito ay malilinang ang inyong kakayahang maipahayag ang mga pagkain, alagang hayop, laruan, laro, kaibigan at mga lugar na gusto at di gusto. Ang mga pagsasanay dito ay idinisenyo batay sa interes ninyo na mapapakita ng inyong kakayahan. Basahing mabuti ang module at sumunod sa panuto ng bawat pagsasanay. At para naman sa ating mga magulang, ang module na ito ay masusing pinag-aralan at nilikha ng mga guro upang mapaunlad ang kakayahan ng inyong mga anak. Inaasahan sa pamamagitan ng module na ito ay makakamit ng mga mag-aaral ang kinakailangang kasanayang pagkatuto sa gawaing pagsulat. Ang inyong suporta at pakikipagtulungan sa wastong pagsagot sa module na ito ay aming inaasahan. Inaasahan, ang mag-aaral ay inaasahang maipapahayag ang mga gusto at ayaw na pagkain, alagang hayop, mga laruan, kaibigan, at mga lugar, mga gusto at di gusto. Para naman sa ating Most Essential Learning Competency, talk about likes, dislikes, such as foods, pets, toys, games, friends, places. Muli, magandang araw mga bata! Bilang pagpapatuloy sa ating aralin ay sagutan natin ang unang bahagi o unang pagsubok sa ating module. Para sa ating unang pagsubok, ano-ano ang mga pagkain na gusto mo? Ano-ano ang mga ayaw mo? Iguhit ang masayang mukha sa kahon para sa mga pagkain gusto mo at malungkot naman sa mga pagkain ayaw mo. At para naman sa ating baliktanaw, kailan mo ginagamit ang sumusunod na magalang na pananalita? Maaaring mo bang bigkasin ang mga ito? Sabihin nyo nga, magandang umaga, magandang hapon, maraming salamat, at walang anuman. At para naman sa ating maikling pagkilala sa aralin, bawat bata ay may kani-kaniyang interes o kinahihiligan. Maaaring meron kang mga bagay na gusto at ayaw mo. Maaaring meron kang mga paborito o ayaw mong pagkain, alagang hayop, mga laruan, kaibigan at mga lugar na pinupuntahan. Ang araling ito ay makakatulong sa iyo upang makilala at maipahayag ang mga bagay na gusto at hindi mo gusto. Pero tandaan mga bata na ang bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang gusto o interes. Kaya naman kailangan natin itong galangin at respetuhin upang mas lalo pang malaman, makilala at matutuhan ang ating aralin, panoorin ang isang video lesson. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo para sa ating panibagong aralin ngayong araw? Kung kayo ay handa na, manood at makinig na! Magandang araw! Ngayon sa ating aralin ay makakasama natin ang dalawang mag-aaral upang ibahagi ang kanilang mga gusto at hindi gusto. Kilalanin natin sila. Ang unang mag-aaral ay si Joseph. Hi Joseph! Kamusta ka? Ang ikalawa naman ay si May. Hi May! Kamusta ka? Mabuti naman po kami, teacher! Sagot nilang dalawa.
mga gusto at hindi gusto. Ito ay maaaring pagkain, alagang hayop, laruan, laro, kaibigan, o lugar. Simulan natin sa pagkain. Ako si May. Ano ang gusto at hindi mo gustong pagkain, May? Ang gusto kong pagkain ay fried chicken dahil ito ay masarap at malinamnam. Ang hindi ko namang gustong pagkain ay ang palaya kasi ito ay mabait. Ako naman si Joseph. Ano ang gusto at hindi mo gustong pagkain, Joseph? Ang gusto kong pagkain ay spaghetti o kahit anong uri ng pasta dahil ito ay masarap at malinamnam. Ang ayoko namang pagkain ay yung mga pagkain merong halong maaanghang dahil hindi ito masarap sa pakiramdam. Kayo naman mga bata, ano ang gusto at hindi mo gustong pagkain? Maaari mo bang sabihin? Magaling! Ngayon ay bumalik na naman tayo sa mga bagay na ating gusto at hindi gusto. At dumako tayo sa ating alagang hayop. Muli ay tanungin natin si May. May, ano ang gusto at hindi mo gustong alagaang hayop? Ang gusto kong alagaang hayop ay pusa. Dahil sila ay malalambing at masarap hipu-hipuin. Ang ayoko namang alagaan ay ibon. Minsan kasi ay natatakot ako sa kanila. Maraming salamat, May. Ngayon ay tanungin naman natin si Joseph. Ano ang gusto at hindi mo gustong alagang hayop, Joseph? Ang gusto kong alagang hayop ay aso dahil minsan ay masarap silang kalaro. Ang ayoko namang alagaan ay ahas dahil bukod sa ito'y nakakatakot, ito pa ay delikado para sa mga batang tulad ko. Magaling, Joseph, maraming salamat. Ngayon naman, para sa inyong mga bata, ano ang gusto at hindi ninyo gustong alagang hayop? Maaari nyo ba itong sabihin? Magaling! Ngayon ay bumalik tayo sa mga gusto at hindi natin gusto. At pumunta naman tayo sa mga laruan. Muli ay tanungin natin si May. Ano ang gusto at hindi mo gustong laruan, May? Ang gusto kong laruan ay Barbie o kaya naman ay manika. Kasi ang sarap-sarap nilang laruin at pwede ko rin silang kausapin. Ang ayoko naman ay bola kasi nahihirapan akong ito ay laruin. Salamat, May. Ngayon ay dumako naman tayo kay Joseph. Joseph, ano ang gusto at hindi mo gustong laruan? Ang gusto kong laruan ay kotse dahil nakakatuwa itong laruin. Ang ayoko naman ay ang manika kasi parang hindi ito bagay sa akin. Ganun ba? Maraming salamat, Joseph. Ngayon, tanungin naman natin ang iba. Ano ang gusto at hindi mo gustong laruan? Maaari mo ba itong ibahagi sa amin? Maraming salamat! Muli ay tignan natin ang mga bagay na ating gusto at hindi gusto. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga laro. Muli ay tanungin natin si May. Ano ang gusto at hindi mo gustong laro? Ang gusto kong laro ay piko dahil nakakatuwa itong laruin kasama ang aking mga kalaro. Ang ayoko naman ay luksong tinik
kasi natatakot akong tumalon at baka ako ay madisgrasya. Maraming salamat, May. Ngayon naman ay tanungin natin si Joseph. Joseph, ano ang gusto at hindi mo gustong laro? Ang gusto kong laro ay habol-habolan dahil ito ay nakakatuwa at masayang gawin kasama ang aking mga kalaro. Ang ayoko naman ay luksong baka dahil nakatatakot ako na baka ako rin ay madisgrasya. Maraming salamat, Joseph. Kayo naman, mga bata. Ano ang gusto at hindi mo gustong laro? Maaari mo ba itong ibahagi sa amin? Magaling! Ngayon ay dumako naman tayo sa mga kaibigan. Muli ay tanungin natin si May. Ano ang gusto at hindi mo gustong kaibigan? Ang gusto kong kaibigan ay mabait at masunurin. Ang ayoko naman ay yung mga kaibigang hindi nagbibigay o nag-share sa iba. Maraming salamat, May. Ngayon ay si Joseph naman ang ating tanungin. Joseph, ano ang gusto at hindi mo gusto sa kaibigan? Ang gusto kong kaibigan ay magalang at masayahin para lagi kaming masaya tuwing kami magkasama. Ang ayoko naman ay ang kaibigang mahilig makipag-away dahil hindi ito magandang kasama. Maraming salamat, Joseph. Ngayon ay tanungin naman natin ang ibang mga bata. Kayo, ano ang gusto at hindi mo gusto sa iyong kaibigan? Maaari mo ba itong ibahagi? Magaling! Ngayon ay darako tayo sa ating huling mga gusto at hindi gusto. Ito ay ang lugar. Muli ay tanungin natin si May. Ano ang gusto at hindi mo gustong lugar? Ang gusto kong lugar ay mall. Gustong-gusto kong pumunta sa mall kasama si Mama, Papa at ang aking buong pamilya. Kasi doon kami ay nakakapamasyal at nakakabili ng iba't ibang mga gamit. Ayoko naman sa mga lugar na matitilim dahil ito ay nakakatakot. Maraming salamat, May. Ngayon ay tanungin naman natin si Joseph. Joseph, ano ang gusto at hindi mo gustong lugar? Ang gusto kong lugar ay palaruan dahil maaari akong tumakbo, maglaro kasama ang aking mga kaibigan. Ayoko naman, katulad ni May, ng lugar na madidilim dahil tunay ngang ito'y nakakatakot. Maraming salamat, Joseph. Kayo naman, mga bata, ano ang gusto at hindi mo gusto na lugar? Maaari mo ba itong ibahagi sa amin? Magaling! Tunay nga ang kayo'y natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli ay pangalanan natin ang mga gusto at hindi gusto. Ito ay maaaring pagkain, alagang hayop, laruan, laro, kaibigan, at lugar. Nawa ay natuto kayo sa ating aralin. Magaling, mga bata, nawa ay natuto kayo sa ating aralin. Para naman sa ating mga gawain, unang gawain, sa tulong ng iyong magulang, gumupit na mga larawan ng mga pagkaing gusto mo at idikit ito sa plato. Magaling! Ikalawang gawain. Para sa ating ikalawang gawain, kulayan ang gusto mong alagang hayop. Ikatlong gawain. Kulayan ang gusto mong laruan.
para naman sa ating ikaapat na gawain? Kulayan ang gusto mong kagamitan. At para sa ating ikalimang gawain, ano-ano ang mga lugar na iyong napuntahan? Tignan ang mga larawan ng mga puok sa ibaba. Kulayan ang mga lugar na gusto mo. At para naman sa ating ikahuling gawain o ika-anim na gawain, ano ang ginagawa mo araw-araw? Bakit gusto mo itong gawin? Iguhit ito sa loob ng kahon. At para naman sa ating tandaan, mahalagang alam mo ang iyong mga kinahihiligan, ang gusto at ayaw mo, gaya ng pagkain, alagang hayop, laruan, laro, kaibigan at mga lugar na nais mong puntahan. Ang mga ito ang nagpapakilala sa iyo bilang isang natatanging bata. Magaling mga bata, ngayon naman ay darako na tayo sa Pag-alam sa Natutuhan. Para sa pag-alam sa natutuhan, isulat ang iyong mga sagot. Una, ano-ano ang iyong mga gustong pagkain? Ikalawa, ano-ano ang gusto mong laro? Ikatlo, sino-sino ang iyong mga kaibigan? Isulat ang kanilang pangalan. Ikaapat, iguhit ang iyong paboritong alagang hayop. Ikalima at panghuli, ano-ano ang mga lugar na gusto mong puntahan? Iguhit ito at sabihin kung bakit. At para naman sa pangwakas na pagsusulit, iguhit ang mga tinutukoy na bagay sa bawat kahon. Kulayan mo ang iyong mga iginuhit. Para naman sa pagninilay, sa module na ito, iyong natutuhan ang iyong pangalan, kasarian, gulang, petsa ng kapanganakan, gusto at di gusto. Suriin natin ang iyong kakayahan sa ating aralin. Lagyan ng check ang column na naglalarawan ng iyong tapat na sagot. Magaling mga bata! Tunay na kayo'y natuto sa ating aralin. Ngunit bago tayo magtapos, para sa ating takdang aralin, mosaic, sa bond paper, iguhit ang bagay na gusto mo at dikitan ng colored paper ayon sa tama nitong kulay. Maaari rin gumamit ng shell ng itlog o bulak. Halimbawa, kung ang gusto mong iguhit ay paborito mong alaga, maaaring gayahin ang nasa larawan. Kung ang gusto mo namang gawin ay ang paborito mong pagkain, maaari mo rin gayahin ang nasa larawan. Depende sa kung ano ang gusto mo o iyong paborito. Maaari mong iguhit ang paborito mong alaga, paborito mong pagkain, paborito mong laruan, paboritong lugar. Basta ito ay naaayon sa iyong gusto. Tandaan, isa lamang ang gagawin mga bata. Nawa'y natuto kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli nating pagkikita.